Pero ba't yung mami ni Kaloy nagla-live, ano? Nagla-live merchandise? Sinong Kaloy? Yung mami Yulo, ni... Yulo. Ah. Oo. Ito, live na tayo, ha? Ito, ito. Ito, nakita nyo? What if patakasin natin si Kiboloy sa Indonesia para mahuli siya? Tapos yung, why is? Nakita mo yan? Patakasin natin. Pinagit ko yan kahapon sa story ko. Ayun, ayun. Sige, go na tayo. Game? 1, 2, 3. Okay. Welcome back, everyone, to your paborito Super Tres Marios, now upgraded to Shogun Edition. Kasama po natin si Lord Toronaga, a.k.a. Edu Manzanas, a.k.a. Future Ed Senator, a.k.a. After 20 minutes, okay. Ronald Llamas, Secretary Llamas, thank you very much for joining us. Talagang guwapong-guwapo tayo sa Ronald sa t-shirt, ha? Kanina may Viva Max edition kami, nag-uupat. Wait lang, di ako ready. Si Mark kasi, si Mark ang nag-order yan. Kamusta si Attorney Gamboa? Extraordinaire in the house, yun. IRM. Senador. Parang party list. Parang party list lang. Oo, may nalang mag-party list. Parang ako lang yung hindi photogenic dito eh. Yan ang, ito yung press conference mo sa Malacanang noon. Mukha talaga akong, Toronaga. Oh, mukha talagang killer eh. Next time, pakidala yung katana natin. Speaking of katana, speaking, ay hindi, wag naman sana, medyo mabilis yung katana. Eto na, nahuli na si Alice Go, hindi na siya Alice Go. Pinalitan na yung Spotify music niya, di ba? Hindi na Catch Me If You Can, hindi na yung The One That Got Away. Iba na yata ngayon. At ang tanong ngayon, Mark Gamboa, nakaklaim ba niya sa Brothers Burger yung kanyang mga freebies, Mark? Tsaka meron ako nakikita yung ano eh. May pinose si Senyora na ano. Si Senyora. May magbibigay ng libreng Rolex daw. Walang kaya. Sa Green Hills. So pag yan, kinlaim ni Alice. Uy, mahal yung mga si Alice dyan, tapos wala siyang nakuwang Rolex. Nako. False advertising yan. Kaibigan ko pa yung isa doon. O pero maraming mga nag-alok, kinakabahan na. Kasi ang daming inalok kay Alice Guo. Eh ngayon nandito na. Hindi ano pa ba mga freebies? Ang daming banat kay Abalos at saka kay Marbila. Oh. Una, anong ginagawa nila ron? Hindi naman nila kinakailangan pumunta para sunduin. Sa Indonesia? Sa Indonesia. No? Paano? DFA naman ang in-charge dyan eh. Yeah. Tapos, ikalawa, bakit sila nakikipaglandian, nakikipag-sweety-sweety kay Alice Guo? Dapat, kriminal yun eh. Diba? Bakit may pa-selfie-selfie pa? No? Parang na... na-trivialize eh, yung arrest eh. Kasi si Cassie Ong also eh, sabi. Pinagalitan ni Zia kanina, ni Congressman Zia. Pakyut ka na, pakyut! Kasalanan ni Mark Gamboa yan eh. Dan Fernandez. Oo, di ba? Nag-aalit tuloy eh. Nakita siguro niya, effective yung kay Cassie, kay Kong Dan. Gawin ko nga kay Secretary Abalos. Baka, may pag ganun-ganun pa siya eh. Mukhang tatakbong senador to. Ronald, mukhang... Unahan ka na mag-senador yan. Parang pati in their fingers, ay, eh, ayan diba? Tayo talaga dyan. Basta, huwag mo natin pag-usapan. Tapos yung kanina, parang kasi nung nahuli siya, right, walang make-up, tapos parang stress. Natural beauty. So, inabol. Napas siya dahil dun eh. Inabol. O kanina, nag-glow up. Diba? Ay, naka-makeup, naka-ayos. Ikaw may kasalanan eh. Kasiong ka ng Kasiong tuloy, napaisip. O kaya nga eh. Parang hindi ako papayag na si Kasiong yung pero sigurado ko, gulpi sila kanbukas. Sila Abalos. Diyan sa pag-iinarte nila na yan. No? Eh, pero yun nga, bakit nga ba sila nandun? Anong rason na sinabi nila? Ano alam mo, Ronald? Wala, basta susunduin daw nila. Eh, hindi naman kailangan dahil hawak na lang kwan eh. Ng DFA eh. Dapat yun naman ang magdadala rito. No? So, what was that all about? Nagsayang ka pa ng isang chartered plane. No? Tara, mahal charger yun. Plane. Oo. Mahal yun, para lang kay Alice Go. Tas, si Alice ba, as of this moment, nandito na ba? Ngayong gabi. Ngayong gabi darating. Oh, ngayong wow, gabi guys, live to, live. Baka nandito na. Mamaya doon tayo sa, tambay tayo sa NAIA. Para tingnan yung mga fans club niya. Alice Go! Gano'n ba katotoo yung mga chismis na in exchange daw for Alice, may hinihingi. Nang Indonesia? Ng Indonesia. I'm not too sure. Ano bang, pero hindi siya nangyari. Yun ang sigurado ko. Binigay lang talaga ng Indonesia. Whether walang kapalit. Whether meron talagang ganong klaseng proposal, right. I'm not too sure. Dahil ang Indonesia kasi may death penalty. Tayo wala ay, eh. Oh, kaya hindi ganong kadali yung ganong klaseng proseso. Dapat kasi medyo parehas kayo ng at least ng fundamentals ng inyong batas. No? Halimbawa, may congruence. Yeah. Halimbawa, kahit may extradition treaty ka sa Europe,
kung yung bansa mo ay may death penalty, hindi extradite ng kanya ng Europe sa bansa mo. Yari siya. Fundamental sa kanila yung usapin ng death penalty. Correct. So factor pala yon. Tas Muslim country pa sila, 'di ba? Sobrang iba yung jurisprudence ito, sila. Sinaloa drug cartel. Yung papatayin niyo na. Yung hinihingi. Padala diyan. Execution agad 'yan, 'di ba? Diyan napansin mo 'di ba pag nasa nag-travel ka sa Indonesia may warning diyan na death penalty ganyan lalo. So, di ba mga Australians? Tapos Australian pa yan, di ba? Di ba yung atin nga, hindi pinapakawalan yung na-charge ng drug, correct, ang pangalan correct, correct. Yung drug mule, suspected drug mule, di ba? In-interview pa ni Karen Davelin nung si Jokowi, di ba? Ukol sa issue na yan, di ba? Kahit presidente pa humingi nun, hindi na ibigay. Si Pinoy. Pinoy yun, di ba? Si Digong. Umabot kay Digong yata. Oh. Pero kay Pinoy, di ba, nag-start? Yung kay Pinoy, na-defer. Na-defer, yeah. Na-defer. Yung execution yata. So mukhang walang pinalit. She is on her way here. Bukas, baka nandun na siya sa Senado. Oh. Akala ko, showtime. Sa showtime. Magkakaroon ng lokalize sa showtime. Yung SP19 niya, meron hindi na hindi ko alam kung technically extradition niya. Yun nga, yun din Ano bang legal law? Nag-request tayo na hulihin No, hindi pa nila hawak Usually extradition yung hawak na nila, 'di ba? Tapos magka-file tayo sa yung ating DFA, magpa-file ng extradition na request. So hindi ganoon yung nangyari. Hindi ko sure kung ano yung ito. Pwedeng pinakiusap lang Pwedeng pinakiusap lang. O may na-hunting kami. Sino ba ang naka-aresto kay Alice Police ng Indonesia? O immigration yata. I'm not sure. Yun nga Pero ang matindi ay yung statement ni BBM na hindi lang yung heads will roll kung hindi mga immigration officials natin ay involved. Yeah. Yun ang sinabi niya. Yung storyline ni nung kapatid ni Alice Kuo at si Cassandra by boat. Ibig sabihin by boat, hindi immigration 'yon. Paano kung immigration? Ibig sabihin dumaan sila dun sa usual channels. Airport, international port. So medyo malabo pa yung kwento. So mukhang lumalabas na baka nag-aeroplano talaga, hindi posible. Talaga nagpapa. Pwedeng gumamit ng nilusot ng isang BI official, no? Pwedeng gumamit ng fake passport or nag-disguise ng kaunti nung nakalabas, no? So bakit naman kasi nila paniniwalaan yung kapatid ni Alice Goo at saka yung si Cassandra Ong na malinaw na involved sa Pogo. Malinaw na involved dito sa krimen na ito. Right. Bakit doon nila kukunin yung impormasyon na, uy, sumakay ng boat sa isang resort para mag-backdoor, no? Medyo malabo yun. Ba't yung napapakinggan nila? Parang backdoor yung Hanggang lang natin. Parang... Dahil si Mr. Supranational. Ayun. Oy, mamaya na tayo pag-usapan. May umiyak-iyak na. May conjugal bank account. Ayan. Baka ma-hurt si Mark na naman. Hindi ka na naman sinama. Hindi na siya nabigyan. Tingin nyo kaya kung sakaling bukas laharap na sa Senado itong si Alice, magsasalita na kaya siya ng totoo? I doubt it. No, hindi pa rin. Baka nego pa yan. Anong kapalit? No? Okay. Kung magsasalita siya, siya ba ay gagawing state witness, no? Pwede ba siya maging state witness for now parang principal siya. Usually yung state witness yung lesser. So hindi ganoon kalinaw Ano ba talaga siya? Yun no, ano ba talaga siya? Dahil bilyones yung kanyang pera di ba? So nakita niyo yung mga meme? Nakita niyo may billboard daw sa Tarlac, welcome back. marami siyang fans. Fans lalo sa proud of you, Mayor. Welcome back. Si Pipo, small town mayor pero sikat sa buong Pilipinas, sinahanap. Buong mundo. Lumalabas siya sa CNN. She's the biggest small town mayor after Duterte. Doon sa list ng notorious small town mayors. Kaya nung narinig ko na baka ipa-deport o baka teka wag muna. Darating lang Enjoy, kumaga enjoyin muna natin yung kanya. At tagal na wala Tsaka sa Pilipinas, notoriety pays. So, diba? Kasi pag... magiging president ka pa siya. Baka talunin pa niya si Sarah. Hindi, syempre, yung politics tingin mas maganda siya. yung politics tingin sorry, ko. Sorry, mas chinitang kaysa Yung politics tingin ko, that's out of the question pagdating sa kanyang citizenship. Pero yung showbiz. Diba? Kasi yung, baka sa bahay ni Kuya,
Baka pwedeng pumasok. Uy, baka Netflix. Baka Netflix. Oo, baka Netflix. Sigurado na yung Netflix, basta wag lang ano. Hindi, kasi pwede siyang host sa Netflix, di ba? Kung malusutan niya yung mga kaso niya, sabihan nating magkaroon siya ng witness yung WPP nga, yung kung witness protection program. Witness protection program, di ba? Iba-isipin ng tao, WPP. Witness De, protection pero program. Pero kanina, nung kay Abalos, ang right. sinabi niya, bago naputol yung audio, is, tulungan niyo po ako. May death threat po ako. Mm-hmm. So, tingin niyo, how, yung kaya ay totoo talaga? Hindi, pero baka totoo naman, di ba, Sir Ronald? Kasi obviously, hindi siya yung high level. So, pwede niya pa i-bookingin yung mga talagang mga big timers. Oh. Pero kung titirahin kasi siya ng mga triads, dapat tinira na siya. Noon pa. Nung habang wala siya rito. More than a month na siya wala rito. So, bakit ngayong hawak na siya ng ating gobyerno, ng ating kapulisan, ng ating BI, mas lalong mahihirapan siyang tirahin dito, no? Kaya hindi ko sigurado kung totoo yung kanyang drama na may mga death threat sa kanya. Sabi nung guest natin kanina si David Nahay, sabi niya baka spy talaga ito after all. Oy, lalo nang kasi kaya buhay pa siya. Otherwise, lalo nang malayari na yan dati pa, di ba? Lalo nang malabo yung death threats kung siyang spy. Takot lang nila sa Chinese Communist Party, Ministry diba? Of Security Service. Oh, lalo na yung mga triads, takot yan sa Chinese Communist Party, yes. No? Baka nga asset talaga siya, buhay pa siya and all of that, di ba? Pero ako naman eh, she's no Matahari. Yeah. Speaking of Harry Roque. If you're Harry Roque right now, ano yung mga emotions na dumadaan sa inyong katawan. Kasi magaling pala magsayaw si Harry Roque. Nakita mo. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Magaling pala siya magsayaw. Oh, very intense eh. Parang naihipa siya. Yung kay ano, yung Chavit. Iba nang yan. Si Chavit talaga. Mukha ni Chavit. Boom, boom, boom. Shiminat, shiminat. Boom, boom, boom. Pero, pag nakikita ko talagang sasayaw, talo mo siya eh. Ayun. Kasi, talaga, ako yung super pa ng super. Oh, tsaka magkaiba kayo ni Harry pag si Harry nasa gym tapos ikaw nasa gym. Okay, medyo iba yung mga magkaiba kayo ng abs. Medyo iba. Ako medyo speaking of Harry, may tanong ko lang sa inyo. Normal ba 'yun na meron kang assistant? Tapos may joint account kayo nung assistant mo. Yun. 3 million lang naman daw. Actually, conjugal. Parang karamihan kay Harry hindi normal. just to be clear, this does not reflect the politically correct opinions of this show. What do you mean by that, Ronald? Can you clarify? Baka magkaroon ng misunderstanding yung mga kapatid yung, natin na iba. Parang yung aura niya. Hindi natural. Aura niya. Yung yabang niya. Kanyang size. No? Yung kanyang... Hindi, body shaming. Just to be clear, guys. Ano lang yan? It's the aura. It's the vibes. Parang maraming hindi normal sa kanya. Yung 100,000 ng kanyang salin. Tapos after a few years, naging 67 million, no? Tapos nagbigay pa siya ng 37 million. Oy, nag-declare naman siya in fairness. Sa campaign ni Juan. At least transparent siya, di ba? Dinaklare kaya niya yan. Ito, yung joint account niya with ano? sa mga salin, kailangan ba kasama din yun, di ba? I doubt it. Okay. No? Dahil ko i-declare na yun, makikita ng kanyang missis. Yun nga. Yung kanyang... so, ito kaya, ito tanong ko, ito next ko tanong, Richard. Paano gagastos si Mr. Supranational? Yung kayang hearing kagabi, kung saan inamin yung joint account ni Tatay Harry at ni Supra AR, yung kaya ang first time nalaman ng missis ni Harry na may joint account yung dalawa? Baka hindi naman, dahil lumabas na eh. Okay. Lumabas na before. Lumabas yung na before. Detalye lang. Na wala siyang ikinontribute sa joint account. Yung ikalawa, yung pwede siya mag-withdraw anytime. No? Si AR pwede si mag-withdraw anytime. Oh. Kahit walang pirma ni Harry. At least yun ang lumabas. No? So baka yung ganyang detalye, ngayon lang nalaman. Pero yung may joint account, tingin ko alam na. Siguro isa sa dahilan niyo kung ba di nagpapakita yung missis sa mga hearing. Paano? Hindi ba inimbitahan? No. Ano ko inimbitahan? Okay. Harry, ano bang Harry Mark, ano bang ano mo diyan? Family Marites natin diyan. Pero iniisip ko eh, kumbaga sinusubukan kong kampihan yung aking tatay. Kung ano ba ang potential na advantage kapag may joint account ka nung
kumbaga anong gamit nun eh? Ba't hindi na lang sa kanya yung account para pipirmahan o ano? Gusto mo ba sagutin ko yan? Kasi ang alam, baka, ko, ang alam baka, ko may joint account lang, mga mag-asawa lang. Baka ma-sensor ulit ako ni Big R. No? Wait lang, may kaaway ako mga DDS dito. Sige lang, I will just pretend nothing happened there. De, I mean, mamaya na tayo mag-Justice League X-Men, mga ganyan usapan. But, de, si Supra, di ba? Nag-ano na si Mr. Supra? Breakdown na. Halos nilaglag na niya si Harry. Oh. At least yung simula ng paglaglag. Oh. Ano pa ba sinabi niya? Ha? Kasi yung joint account naman yung naglag. Yung mga sinabi niya, very incriminating na yun. May joint account kami, pero wala naman ako yung kinontribute. Tapos pwede ako mag-withdraw anytime. Wow! Mark, meron ka bang... Tapos yung pumapasok daw. At parang pinaulit-ulit pa nung nagtatanong. Sabi ni Kong Akop. Ang alam ko lang yan sa mga mag-asawa eh. Yun nga din. Yun talagang papunta na sa exciting part ng conversation natin. Bakit kailangan joint account? Hindi na lang may account. May account si Harry kung sa election. Wait lang, Ronald. Mas intimate eh. Ronald, since from your own experience, pag yung kabilang camp can withdraw anytime, ano naman yung other? Sasagutin ko rin yan. I'm just wondering, if one side of the equation can withdraw any moment, ano kaya yung ano ng other side of the equation? Ano yung wini-withdraw? Okay. Change topic. Mark, ano bang dyan? Ano bang take mo dyan? Hindi ka naman sinama sa Heredera. Ano bang crystal ball? Di ba mahilig mag-crystal ball si Harry sa show niya? Hirap kasi pag pinag-usapan, puro withdrawal. Backdoor. Ano ba na tayo mag-backdoor diplomacy? Talagang kasi parang liyari tayo dito. Lumili niya lahat eh. O ngayon, yung kay Cassie. Tapos yung kay AR. O tapos ngayon, nahuli si Alice. So kumbaga lahat papunta sa kanya eh. Parang it's only a matter of time eh bago everything blows up or everything comes together at sa kanya yung bagsak lahat. Guess ko yung pao kanina eh. Ang tanong ko sa kanya bago natapos yung show ay kakasuhan nyo na ba si Harry? Kakasuhan na raw. Tapos yung kaso pa sa kanya ay available, no? Hindi. So baka si Harry naman ang lumabas ng bansa. So hindi lang ex human rights, baka maging ex lawyer, tapos may ano, daming talaga ex lahat. So ano malita na tong show natin. Human trafficking is unavailable. Patay. So damay kasama siya doon. Oh. Kasi mapapatunayan na he is part of that enterprise. Oh, sabi ng PAOK before, interlocking directorates, interlocking beneficiary owners, at kasama rito, mukhang kasama si Harry. Paano? Stockholder siya eh. No? At saka siya yung humaharap for them. Interlocking. No? Yung sinasabi nga ni Congressman Luis Tro, na hindi dahil hindi kinakailangan lang may kasulatan para ikaw ay malink doon sa POGO. No? The very fact na ikaw yung nagsiset ng meetings kanila, ikaw yung nagpa-follow up sa PAGCOR, etc., etc., proves na meron kang relasyon doon sa POGO. Relasyon. Mm. Basta ako gusto ko yung interlocking eh. Parang sarap nung feeling na mag-interlocks tayo dyan. Yeah. Now, speaking of interlocking, there's the Kiboloy aspect to all of this. Baka pwede siya sumali kay Kiboloy. Ano ba yung medyo mining? 13th, medyo. 13th day na, di ba? Oh. Kamusta ba yung ano mga ano? Heartbeat. Gano'ng kalalim kaya yung ano? Gano'ng kalalim kaya yung bunker niya? Talo pang Hamas yata yung tunnel dyan. Ano bang meron dyan? Oh. Bunker 11 meters daw eh. Oh my. That's two stories, ha? Ano bang pinaghandaan niya? Apocalypse? Ano ba yung end of the world ba? Hindi ba yung mga kulto? May talaga may underground daw. Talagang may kwan yan eh. Talaga may ganung concept yan eh. So naniniwala siya sa sarili niya yung ano, end of the world ano? Grabe. Mm. So well, I mean, but that's crazy, right? I mean, may mga bata daw, mga minor de edad daw na iba na na-retrieve, 'di ba? Nakapasok na yung police, 'di ba? Sa compound. Yeah. Compound. Pero ano to, 30 hectares pa to, ang laki eh. At saka may mga dalawa, tatlo na sinabi biktima sila ng human trafficking. Oh. Naayong palisin. Nareklamo ng mga magulang, nahanap sila doon. So, yun. Yeah. So, ibang kaso pa yun. Yeah. Ano pa yun? Well, so, yung, of course, General Torre, pero yung lawyer Torion? I mean, parang nakakahilo. Torion ba yung pangalan ng legal? Torion. Like, ano ba yung dean ng law school? Yun. Sabi, ang parang drama nung kabila is,
parang they want na medyo mag, siguro parang sinasabi nila, this is a unlawful, excessively violent issuance of arrest of warrant. Parang ganun ang drama nila, di ba? Kaso, hindi kasalanan ng polisyon. Kung nagre-resist sila and all of that. Yung polis ang nag-i-implement ng warrant of arrest. Kailangan mareklamo sila sa korte. Di ba? Yun yung pala, yun yung implementor ng desisyon ng korte o ng utos ng korte. Right. Tapos yung hinihingi nila Torion, dapat kasama sila sa paghuhukay. Pero kung hot pursuit kasi yan, hindi sila pwedeng sumama. Correct. Parang, kanyan eh, active crime scene eh. Hindi pwedeng magulo yung hot pursuit. Ng so, mga, pwede ba yung hot pursuit tumagal ng ganun katagal? Dalawang hindi na siya hot. Lukewarm. Ang warrant of arrest kasi walang limit eh. Walang limit yun eh. Standoff talaga to. Talagang crazy. Habang hinahunting, hindi na uhuli, active yung warrant. Active. Parang nakakatawa ngayon, humingi sila ng tulong sa human rights. Si Congressman Marco Lota. At City Council ng Davao, nagpass ng ano, emphasizing due process. Talagang ang mga mga kaibigan natin dyan, nag-iusap ng due process, human rights. Hindi ko lang alam yung position ni Congressman Marco Lota nung pinapatay yung libo-libo ng mga EJK victims noon eh. Hindi ko lang alam kung nag-invoke siya ng human rights. Parang wala ko narinig. Ang human rights yata applicable pag bilyonaryo or kapatid, kaibigan ka ni Digong. Yes. A friend of Davao City Council. Very ano no? Very very surgical, targeted ang kanilang pag-iintindi sa issue ng human rights. But ngayon biglang galit sila sa Marcos martial law dictatorship, concerned sila about human rights, constitution, freedom of the press. Galing talagang diba? Yan yung mga very credible, very very sincere yung mga kaibigan natin sa Davao. Anong thoughts nyo yung ano, yung si Sara pumasok doon sa KOJC, sumama doon sa kanila doon, tapos nag-apologize doon sa KOJC for asking them to support BBM last election. Tama naman 'yon dahil sabi nga niya ay bakit ako magsasalita sa West Philippine Sea? Hindi ko naman trabaho yun as Vice President. Oo naman. Pero yung pag-support kay Kibuloy tsaka sa KOJC, trabaho niya as Vice President. Trabaho rin niya mag-comment sa Afghan refugees dito, trabaho niya mag-comment sa Middle East, lahat trabaho niya, basta wag lang criticize yung China. Pero trabaho din niya mag-greet ng Mandarin or whatever you wanna, Shimenot-derin, no? Ng Chinese PLA or Chinese government. But going back to Kibuloy, so after yung talk natin last time, interview ko si Justice Carpio, he literally said, let the Americans have the first crack at him. That sounded so wrong. Like Justice, kung out of context yan, it sounds so wrong. So ang point niya, dahil yung FBI at mga Amerikan ang pinaka may solid na ebidensya and documents on huge serious crimes, ipa-extradite na yan. Yun yung stance niya. Pakorte mo na sa US. At kung gusto niya ilagay sa Albuquerque Penitentiary. Gusto ko nga malaman kung anong legal kwan talaga dyan eh. Yun nga eh. Framework. Dahil ang sabi ni Ambassador Romualdez, kailangan daw muna matapos yung mga kaso rito bago i-extradite. Which means forever. Oo, potentially. Ang tagal ng mga kaso rito, di ba? Ang sabi naman ng IBP president, na ex-IBP president, sabi niya, pwedeng sabay. Eh lang alagari. No, lagari lang siya rito. Pero pwedeng theoretically daw pwede sabay. No? Parang the whole thing sounds so wrong. Crackhead team sabay like. Okay, just to be clear, we're talking about legal procedures. Sorry, Lord. I mean, kaya hindi ko alam kung ano talaga yung legal opinion dito. Sabi naman ni Justice Carpio, it's up to us to decide kung unahin muna natin domestic or pero sabi niya, perhaps better give it to Americans because mas solid yung mas maayos silang kausap. Baka dito kung saan mapunta, magra-rally-rally pa ang tao dyan sa korte dito. I mean, ma-intimidate pa kayo ibang courts dito or something like that, diba? I mean, so, obviously, siguro hindi si Davao dapat yung court, diba? Otherwise, baka kung ano naman. Maganda rin tingnan kung may ganyang president. Yeah. No? Pero, speaking of genius proposals, sabi ng iba, ayan na natin mag-Indonesia si Kibuloy. Baka mas mauli. Mag-Bali siya doon. Di-Bali, mag-Bali siya doon. Ito sa inyo. Tapos baka maganda yung welcome sa kanya. Ni Secretary Abalos. Circuitos. Like, welcome back. Tapos magkaganon pa sila. Selfie-selfie pa. Diba? Baka yung Brothers Burger pa rin mag-offer kay Kibuloy. Diba? We still have mga 3 weeks bago matapos. 3 weeks to go itong September. First week pa lang tayo na September. Ano mga tingin nyo mangyayari pa this month?
Okay, bago mag-filing ng mga candidacy yung mga kandidato. Oh, ganito na, ganito. Wait, wait, wait. Mm-hmm. Thank you, my co-host. Thank you. Thank you very much. Great people. Wonderful. First, mag-usapan, this Sara-Sara lang. Let's not let Sara off the... So, tatapusin muna natin, Alice, go. Oh, shift tayo sa medyo, Manila. And then, balik tayo sa Manila. Ikaw na mamaritas yan ng Game of Thrones sa Manila. No, no, ito kay Sara, Ronald, baka papagalitan tayo. Hindi pa nangyari yung impeachment. Ano kaya ang... Hindi, yun ang sasabihin ko. Yeah. Yung tanong yung niya. Yung tanong ko. Na medyo... Ayaw, medyo sorry. Sorry. Umayapal na naman ako. Na, medyo... Sorry. Nauubos yung panahon dahil recess na eh. Sa end of September. Sorry, Ronald, that we just have to... End of September na. So... At September 5 na. So, yun if nga, they're going to do it before the midterms, ngayon yung ideal month, ngayon September. No? At if they have the numbers, pwedeng mabilisin. Pero hindi naman ganyan kabilis. Yeah. No? Kaya mukhang, kung hindi pa yung mangyayari next week, wala na yan. Ayun, yun ang ano nyo. Wala na yan. Hindi pa yan second week ng September. Wala na yan. Sir Ronald, hindi kaya may pagka-Bulljack TV na tayo na parang next week may darating na polvoronic video and then pagdating na next week, paparating yung draft. Paparating. Parang mamaya sabihin nila walang niya, ginayon natin sila. Every week. Hindi, hindi. Ito na talaga yung pinakahuling week. Baka si Ronald, ha? Nabalata na nga ako last week. Oo, mabubuljak tayo. Bakit alam nila yung mga plano? Oo. Oh. No? Sila ba ay bahagi ng Marcos government? Hindi naman. May gano'n, no? May gano'n na. Kami po ang bahagi ng mga mamamayan. Kalawa. Kalawa. Bakit yung kanilang mga sinasabi ay parang ginagawa? No? Sila kasi ba, nga naikinig sila, sila sa podcast natin. Sila ba yung advisor? No? Yung mga gano'n, ha? Last week, ha? Alam mo, Ronald, may yung ibang senador ayaw na mag-guest sa atin. Sabi ng isang senador, dati excited siya mag... Sabi niya, I watch you guys all the time. Tapos biglang... Ayoko, baka mag-self-incriminate ako. So, mukhang delikado na tong podcast natin, ha? Nagpapahamak na tayo. We must be doing something right. Something right na yung iba ayaw na mag-guest sa atin. So, baka ano na, medyo baka DDS na lang guest natin next time. So, tingin nyo ba isa sa kampo nila, Sara? Nagsisimula na din silang manligaw ng mga congressman nila. Kasi parang itong sila Marcoleta, parang ano na eh, parang... Tingin ko... Start to see na yung mga nag-o-oppose na ano Tingin ko wala silang masyadong magagawa sa Congress. Almost absolute majority yan. Mas yung kay Marcoleta, mas bitterness yan eh. Okay. Una, dahil na-reject yung kanilang party list. Okay. Parang hindi nakapag-apply. Yung sa GIP, no? For now, ay hindi sila accepted. For now, incumbent siya. Yeah, dalawa ang kanilang congressman. Pero hindi sila nag-file. Pwede pala 'yun. Pwede pala mawala kahit nakaupo. Oh, pag hindi ka nag-file sa deadline, no? Wala ka. Okay. So 'yun, medyo kaya puro banat niya. Kaya puro banat niya kay Comelec Chair, no? Ikalawa ay parang yung kanyang backer ay maraming reklamo sa gobyerno. No, alam mo na kung sino 'yon, no? Kaya hindi ko alam. Oh, kaya, hindi ko alam. Kaya nagulat ako dahil text dito dahil alam ko sila kasi ay medyo rival ng KOJC. Yun. Pero sa ngayon sila nagde-defend dito sa human rights ng mga KOJC talaga members, no? Game of Thrones so, nga. Game so Thrones. Something must be happening behind the scenes, no? Mm-hmm. 'Yun yung pandito, isang issue ngayon. Ayaw talaga mag-guest ng mga iba sa atin eh, kasi mabubuking na naman sila. Ikaw Mark, anong basa mo with the whole Kibuloy thing? How do you think it will end? Kasi ako ah, three scenarios. One scenario, baka mag-surrender na siya eventually, right? Which we were talking about. But not yung conditions na hinihingi niya. Na hindi siya ma-extradite and everything. Hindi, gagawa ng statement, hindi extradite. Gagawa ng statement ang presidente against rendition. Yeah, yun yung assurance. Yun yung assurance. Bakit naman, gagawa ang presidente ng ganun? Eh, illegal naman talaga. Yeah, yun. I mean like, who are you to tell the president? Exactly. Diba? The second scenario is, of course, magre-resist siya but eventually mahanap na siya and all of that. Tingin ko mas malaki yung scenario na sinabi ni Vice President na si Kibuloy ay nasa langit na. Sinabi niya yun eh. Pero parang langit naman ang buhay na dyan. Everything is there. Happy times. Kaya nga. Kaya hindi ko alam kung ano ibig sabihin ni Vice President. Pero ito tanong ko, how bad will it be for the Marcos admin kung umabot ng ilang linggo yan? Wala silang mahanap. Tatamaan sila. Paano? 2,800 na yun nandun eh.
2,000 na police at saka 800 na army. Right. No? Tapos, nandun ka for 2 weeks tapos wala ka makakuha. So, with all those equipments, no? Heartbeat, thermal scan, etc. So, tapos wala kang makuha. Nothing to show for it. So, medyo mapapahiya sila. Kaya baka tama yung proposal na Indonesia nga. Pupuntahin na lang Indonesia. Or dalhin yung mga Indonesian dito, di ba? Terima kasih tayo dito. Ganda pa naman ng kanya ngayon na nahuli si Alice Goo. So, yung claim making ng gobyerno ni Presidente. So, medyo nabigyan sila ng konting briefing leeway. Time. Kaso parang hindi maganda yung pa-cute ni Abalos tsaka ni Marbil eh. OMG, guys, we have 2,000 concurrent watchers on YouTube right now. This is ito yung hinihirit kay Alice Goo eh. Tatanong ko lang. Pwede na tayo mag-gamer. Pwede na tayo mag-ano ba yung musikat na game? Posible kaya si Ronald, Alice Goo. Pwede ka na maging gamer. Shogun. Posible kaya si Alice Goo, sinasabi ng mga maka Duterte na siya ang gagamitin laban sa mga Duterte. Ano yung possibility ng ganon? Pwede, pero ang dami kasing pwedeng gamitin sa mga ando sa Espinido. Okay. No? Mas kwan yun. Mas smoking gun yun. Ayo, balikan natin. Yeah. Speaking of the Quadcom and congressional investigation, kasi alam ko si Mark yung finafollow na yun, si Cassie Ong lang eh. na pinagalitan ni Zia na pakiyot ka ng pakiyot. Si Mark, ikaw kasi. Masyado siyang, nanon siya ng podcast. Kay Dan Fernandez. Yung Quadcom. Mas labas lamang ng isang paligo si Mark kay Dan Fernandez. Oh, yan naman. talagang pang ano to. Badaboom. Sir Ronald, kamusta yung Quadcom? Ano yung latest sa mga bookingan sa police and drug war and all of that? Well, mukhang more to come eh. More to come? Oo, mukhang nililinya na nila eh. Halimbawa, diniin nila si Garma. No? Para itong labanan ng Netflix, Disney, like Amazon. Hindi ko na alam paano ako mag-catch up na lagnat nga. Daming content! Diba? Daming content! Diba? Yeah. This is the golden era of content, di ba? So ano yung latest na, how deep do you think this would go in terms of bookingan sa loob ng kapulisan? Tingin ko, as deep as it gets. No? Wow. Dahil, gusto niya na yan. Oo, dahil, talagang, supra-com talaga to ah. Oo, tingin ko, marami pa yan. Halimbawa, itong si Garma, itong dinidiin nila ngayon, na nag-utos na ipapatay yung tatlong drug lords. No? Yan, nakasama na yan sa ICC. Kasama yan dun sa mahigit na 12. Yung initial na pinadalang communication sa ICC noong 2017. Right. Yan yung kasama ron. Right. Yan yung chief of police sa Cebu dati. Tapos naging head ng PCSO. Right. No? Na nachichismis to someone powerful. So, hindi lang naman si Mr. Supranational ang nachichismis. Yan. No? Talagang kung may supra, may super. Daming it's a variety show. Tapos marami dyan kasi nakakaramdam na sila ng palapit na ng palapit sa kanila. Kaya marami lang nagte-testify. No? Yung lima na pinadala ng letter ng ICC, mukhang baka majority ron ay bumaliktad na. No? Kaya galit na galit at takot-takot si Bato. Against dun sa dalawa. Yari si Bato at Duterte. Yung mga Quadcom na hearings na yan about dyan, saan papunta kaya yan? Mga possible cases uli laban dun sa mga involved? Oo, definitely. So, paano lahat kasi yan in aid of legislation eh. So, hindi naman yung court of law eh. So, yan, ay pwede yung ngayon mag-recommend. Halimbawa, sa korte. Halimbawa, yung nagsimula sa contempt sa Kikibuloy sa Senate hearing, ngayon at least may dalawang kaso na. Sa Pasig at saka sa Davao. So, baka meron pang iba, no? Nasusulpot. Ganun din dito kila. Then, kay Alice Goo, ganun din. Labang kay sa local Digong. Courts. Diba? Yan yung sinasabi nila. Diba? Haharapin nila. Local court. Ayaw nila ng ICC. Iba, dito nila haharapin. Iba pa yung ICC. Mas gusto nila yan. Dahil alam naman nila dito, marami na bibili. Marami ay yung na mabagal ang proseso. No? So, baka yeah, better na. So yun pa yung isang tanong ko doon sa mga prediction for this month of September. Haharap kaya si Senator Bato, si PRRD, hindi sa Quadcom na to? Hindi. Alam nila, yari sila. Mangyari sa kanina, nangyari sa ABS-CBN. Yung franchise hearings, di ba? Biglang magsara na sila French fries sila. Mahihirapan. Lalo na,
lalo na nakita nila yung nangyari kay Sara, hindi nila control yung landscape. Diba? So, kung sakaling gagawin nila yung shimminet na yan, dapat yung kontrolado nila yung mga variables. Dito, hindi nila kontrolado. Kaya, I doubt kung gagawin nila. Kung hindi sila mag-appear, posible ba sila makontempt? Yeah, pwede sila makontempt. Pero ako, pero kung naman nila kasi, come and get us. Pero no? Ronald, ako... Halimbawa, si Bato, Senador, no? Medyo may magkakaroon na niya ng dynamics between House at saka Senate. Magtatago sa Senado yan. Oo. Yung, tapos yung isa, ex-president, pupuntahan ba sa Davao? No? So another incident yan. I'm sure... Nandun mas, yung mga polis eh. Oo. Nandun Kibuloy eh. Lilipat lang nila. Pero baka mas malaki yung mamobilize nila kesa yung mamobilize ni Kibuloy. No? Dahil, ilan ba ang populasyon ng Davao? 1.7 million. Ilan yung sumuporta kay Kibuloy? A few hundreds. Ibig sabihin, karamihan ng mga tiga, ng base ni Digong sa Davao hindi sumuporta. Pero baka ibang usapin kung si Digong na yung huli. Right, so, right. Marami pang mga variables at play dyan. Wow, wow. So, what about yung ICC? Are we looking at... Kasi ang usapan talaga dito, blue notice versus red notice, diba? It goes down really to the color, eh? The color of the flower, diba? If it's a... It's a, I mean, I won't be surprised behind the scenes their coordinations with ICC already. Na yayarin natin ang sila blue sabay. Notice kasi, i-hold ko lang sa airport. Oh, at saka more information lang, information ganun. Oh. Yeah, yeah. Ang red notice, pwede kang hulihin. Oh, talagang call for hulihin yan. So, sobrang next level na yan. Home safe and sound na yung isang guest natin kanina. Medyo nag-worry tayo sa kanya kasi dami niyang binuking dun sa mga nangyari sa China. Pero hindi na siya masyado nag-name drop. Now, pag-usapan natin, Mark! Time to shine. Ano bang latest kay Diwata? Kanina nasa billboard siya sa EDSA. Happy birthday, Diwata! Guwapong guwapo! Armani suit, man! Oo, sa Tagaytay. Wow, Diwata! Kilala mo si Diwata, di ba? Si Pares. Next time, mag-Pares tayo doon, mag-Diwata talks tayo, pare. Nakita mo yung mga memes sa loobas. Happy birthday, ha? Baka makancel tayo dyan. Baka kami ng birthday. O, yan. O, dumaan ka, di ba, sa Diwata birthday? Nandun ako, sa Tagaytay. Wow, man! Big time. Kamusta? Okay naman, puro sponsors naman yung gumastos. Okay naman, okay naman. Sa buhay, ha? Pero ano, pero kasi si Diwata, syempre, naabot na ngayon, nag-peak na eh. So, pero ngayon... Okay. Sige lang! Sige lang. Parang Diwata show to, ha? Ayun. Sige lang. Oh, pero yun ha, pero... Gusto ko yung videographer mo ha! Para kayo dyan! Ayusin namin yung sarili namin, Shote! Mamaya pag presidente na tayo! Wait! Sa loob, sa gitna ng zona! Wait lang, ayusin ko yung makeup niya. Yung maganda yung angle mo, sir. Wait, tayo mo, mamaya na. Okay yan, bro! Okay, panalo ka sa akin! Go! You were saying, Diwata! Hindi, pero ano, pero sa politics, kinakasama na siyang party list. Yun, no? Yun. So, ano ba ang pangalan ng party list na Diwata Vendors rin? Party list. Vendors? Oh. Ay, oh, malakas. Yun. So, yun so kalaban nila si Isko kasi ang dami niyang inaway na vendors na sana, di ba? Hindi, so yun ang target nila, mga palengke, mga ano. So, yun na yung... Uy, maganda yun na. Ano, ni Diwata. Kalina. Si Liamas din ba yung political advisor nila? Sino bang advisor nila dyan? Baka Ronald, parang mukhang may ano tayo dyan, may merkado tayo dyan. So, speaking of local politics, Mark, ano bang latest sa Game of Thrones sa Maynila? Ano ba ang latest? May Bartagulan na naman. May latest survey na lumabas. Ay, oo, nakita ko ng post mo sa Twitter. Oh. Medyo malaki yung lamang ni Isko. Kapag tinapat kay Honey and kay... Three-way race ba yun? Oo. Ano ba yung numbers for the sake of people? Four-way yan, di ba? Yung ginawang survey is three-way lang. Three-way, scenario-based. Scenario-based. So, pakisabi yung numbers, scenario. Mga 85-14 si Isko. 85! And... Di ba 70 lang siya sa Okta noon? Lang. Oh my God. So sinong survey firm yan? Ang sinasabi is from ano daw eh, from Malacañang daw eh, from the, admin sources daw eh. Mm-hmm. O, ang sinasabi is from ano, from sa palasyo daw, someone commissioned from the admin, so yun yung lumabas doon sa mga survey.
Tapos because Lakas CMD has backed Lacuna, so they're checking if that's a smart decision for the ruling or hindi. May plausible hindi deniability din. Yeah, exactly. Yun. Pero alam ko kung sino yung nagpa-survey. Text mo na lang mamaya. Text mo na lang mamaya. Ilagay natin dito yung pangalan. Tapos on a three-way race. Credible naman yung nag-survey. Mga legit. Three-way race. 83 si Isko. So si Lacuna is 13. Mga 4 lang ata. Halos walang movement. Si Sam Versosa. Pero ang interesting dun sa survey na lumabas, na nakita ko, is dikit, halos neck to neck, yung sa vice mayor. Yul Servo and yung Chi Achenza is dikit yung laban. So yun ang medyo nakaka-excite din na race doon. May changes ba sa districts? Advantage pa rin yung mga incumbents. Yun naman yung... Hey, ibig sabihin, may mga bagong sa slate ni Isko. Wala naman. Yung paling mga dati, yun pa rin yung ano. Mm-hmm. Wala pa rin katapat si sa District 3, si Congressman Joel Chua, na nilagay sa ano, no? yung pwesto niya ngayon. Governance Accountability Committee, na upgrade siya. Kasi sila yung talagang pumupukpok doon sa... Kay Sara. Kala Sara eh. So na-upgrade siya, in fairness to him. Siya lang yata yung nag-action pa rin party, no? Hindi na. Pero for the longest time, in fairness, he held on to it. I mean, that's quite something in the Philippines, in fairness to Congressman Chua. Going back to this... Rian Ramos had that Chiminot, Chanel, ganyan. So yung mga haters na DDS, sabi na tatakbo daw yung boyfriend niya? Yung... Sam Versosa, right? Yung ba yung multi-level marketing guy? Yes, front row. Legit ba yan front row na yan? Yeah, Mayaman yan. Legit pa yan. May nagsabi, ano daw yun? Multi-level marketing, pero ano. In fairness to them, mas maayos yung practices nila kumpara dun sa mga ibang MLM. Sustainable na, ano sila, Herbalife. Mas ano eh, mas ethical. Kung if there's ever... Ito ka na naman, Mark, ha? Yung mga... Nakita ko naman. So, sige lang. In fairness to them, di ba? In fairness to them. So, tatakbo daw siya ng position sa Manila? May nagsabi? He wants to. For mayor? Oo. Mayor. No. Mayor. So tamat pala yung sinasabi ng DDS for the first time. Dami sabi, nagpapakid lang yan kasi yung boyfriend na tatakbong Manila, gano'n. Ha? So sabi ko, tanihin ko kay Mark. So totoo pala yun. Totoo. May chance kaya yun? Hindi, yung nga sa survey, nasa 3%, 4%. So, kasi taga Sampaloc siya, doon siya kinala, pero sa ibang districts. Yeah. Pero mahirap talaga, Congressman, hindi siya pwede mag-congressman? Party list siya. District congressman, ayun na mag-district. Yun yung unang plano. Yun nga, di ba? Yung akala namin. Pero meron na siyang kaalyadong tatakbong congressman sa district. So hindi na kailangan. Mukhang hindi na doon. Sampaloc. Sama. Meron na siyang ibang congressman sa District 4. Eh. So, yun na. So, he may not. He may not run pala. Pero, in fairness, maganda yung ginawa ni parang ano yata ngayon, namibigay siya ng parang mga spam, mga ganon. Right. So, magaganda yung mga, yun yung parang kanyang gimmick ngayon. Spam talaga. Yung mga mamahaling ayuda. Di maling. Malayo. Tapos meron yung sila Naida Angping, sila Marato Mundong. May mga iba pang gustong tumakbo na ganon. Pero medyo malayo. Yeah. Talagang... Now, speaking of local politics, balikan natin ulit yung Aguilar, Villar, mga ganon. Kasi, parang every hour sa radyo, Camille Villar naririnig ko. Every 4 meters sa Siargao, Camille Villar nakita. Like, this is like even worse than nung tumakbo yung tatay, yung masimani nung tatay. Mm-hmm. Di ba lahat ng mga kataan kinakanta yung jingle nila? Parang ang nasara buhay ah. Daming budget ah. Ano yung kanta ulit ni Camille Villar ngayon? Kay Camille. Yung para may artistahin. Marami nagawang trabaho para basta ako, Chiminot. Boom. Chiminot. It's the Villar playbook. Yung si Ronald tumitingin sa akin. No? Ronald, ha? parang it's may the Villar. May pagka-Greco-Roman tayo. Greco-Roman. Yeah. Nung pumunta ako sa Morong Bataan, puro mga poster ni Camille. Oh, di ba? Yun dito pa lang. Every 2 meters, tapos biglang my heart eventilista na konti lang na globe one, yung mga ganun. Like, grabe, di ba? Parang hindi senatorial election campaign. Oh, presidential. Talagang. It's the Villar playbook. Sanay na sila every 3 years. Parang may tumatakbo sa kanila. Medyo mahal, pero medyo kaya nila. Actually, that's a waste of money. Dahil bali wala yung ganun sa Senate race.
Ating inyo, paano wala niya? Senate race is kwan eh. It's a machine. It's market eh. It's basically market. Hindi ba television? Television? Hindi yung mga ganun, hindi nakakatulong ba yun sa awareness? Hindi yung mga posters. Baliwala yun. Yung posters kasi para sa base mo na eh. Para matumaas yung kanilang moral. Hindi, parang, no? Hindi ba parang awareness para sa mga hindi pa siya kilala? Kasi kaya nga, bilyar eh. Bilyar siya eh. No? Doon pa lang may awareness. Hindi na recall na eh. No? Kaya, siya lang naman yung bilyar na tatakbo this election. Wala namang baka ito, billionaire. But they're just reminding us. Nothing. It's okay. It's a small thing. Kaya, so, it's a waste of money. Yung gano'n ha. May name recall na siya. Tapos, 80, maging admin siya. Admin siya. 80 to 90% ng senatorial race is about market votes. Which is television, social media, radio. No. Baka gusto niya manalo ng award ng Best Music Jingle Award. Tsaka, ang ganda ng picture niya. In fairness. Mukha siyang artista. Oo. Kaso kinocompare ng tao dun sa picture niya nung bumoto siya against ABS-CBN franchise. Di ba? Binabalik ng mga taong yan. Oo, medyo... It's the same formula eh. Kay Mark din, di ba? Yung jingle ni Mark. Ganun din. Nakuha na nila yung ano. Basta ang jingle na naalala ko kay Mark, yung sabi niya, alam mo, 30 minutes ang buong Manila, yung you can access all Manila in 30 minutes. Ay sabi niya gano'n, 30 to 45 minutes. Parang nag-disappear na yung, wala, he's a senator, right? Like, bakit wala tayong naririnig sa kanya? Sobrang wala! Ang narinig ko na yung mommy niya once in a while, baba ba tayo? Research. Siya parang wala. So, ganun ba ang gagawin ni Camille? Mag-ano rin sila? Silent mode? Pati nung bumoto siya in defense of Kibuloy, hindi siya nagsalita. Ano ba silent? Ano? At least yung nanay nagsalita na... Kasi nga yung sinabi niya sa Kibuloy. May chopper siyang pinayo. Hindi kaya. Yeah. Robin Hood ba yan? Oh, he's a friend. Si Mark tahimik lang eh. Tahimik nga. Uy, nakita kong video na nilalagyan ng crown si Kiboloy. Tapos parang si Arroyo yun. Oh, kay Gloria before. OMG! Si Arroyo talaga naglalagay yung crown na banking-banking pa. Inayos-ayos sila. Si Gloria talaga yun. Was president during that time? Pangulo siya nun, di ba? Why would she do that? I mean... Ganun kalalim yung kanilang ano. Well, politicians do strange things. See, I've seen strange things in my life. Strange things in my life. So ano bang latest na mga local politics? Patapos na tayo. Uuwi na yung mga tao dito. Ano bang mga latest sa Taguig, sa Makati, sa Ronald? May ano ba tayo dyan? Well, yung dati pa rin. Dati pa rin, no? Sarap buhay pa rin, no? Taguig will be very interesting. Dahil yan ngayon ang parang financial capital of the Philippines. Manhattan. Yeah? So... So things are gonna move forward. Yes. All right. Lastly, baka pagalitan na naman tayo, sabi na nag-apply na naman tayo, lalo may mga change of leadership kung saan-saan na alam natin. Ito, pag-usapan naman natin ang opposition ng konti, baka naman. Si Lenny, nakita mo Mark yung nag-trending ni Lenny, angas buhay. Nakita mo? Nakasiga na ganyan si Lenny na parang naka-on shoes yata siya or ganun, tapos parang astig buhay. And then si ano may pangalan niya, Tarantadong Kalbo. Hindi ako nagmumura, pangalan niya po 'yan. Nag-post siya, yung iba maraming bulsa, yung iba maraming binubulsa. Ito si Lenny. Ito angas buhay. Ito angas buhay si Lenny 'yan. Tapos ito, maraming bulsa, maraming binulsa. Grabe naman, like Maluis. Yung nakaraang bagyo na nagdi-distribute si Lenny sa mga flood victims, no? Tapos hanggang ngayon, hindi naman makita si Baez, no? Exactly. So, yun. Nakikita siya sa Kibuloy, ano, yung mga supporters. Anniversary, ah. So, I mean, Lenny showed up in the Senate the other day. Of course, kasama niya yung mga Naga youth and all. There was a program, I think, tour. Now, nakita natin ang buhay. I think Lenny's, you know, coming back quite strong. I mean, I can see na... For a local candidate. She has quite an international profile. Tapos may bagong pelikula pa. Anong title ng bagong pelikula? And So It Begins. And So It Begins. Tapos... Pero ukol siya sa dalawang tao lang, di ba, essentially? Oh. Okay. Yung sa Lenny campaign and kay Maria. Wala akong sinasabi. Di ba, pakikwento.
Mark, ikaw lang nanood ng ganyan eh. Oh, hindi ko pa napanood. Hindi, maganda kasi nung nakaraang election, hindi naman ako part nung ano, hindi naman ako part nung campaign. Pero oh, campaign. So pinakita yung mga behind the scenes ng campaign. Magaling sila sa ganun. So, yun, maganda naman yung part na yon. Kaso medyo mahaba lang yung part na kay Maria Ressa. Parang masyadong mahaba lang for the movie. Na parang hindi naman siya ganun nakakonekta doon sa buong story. So yun naman, yun naman. Well, siguro akala ng ibang tao, isa lang yung journalist sa buong Pilipinas. So kailangan pag-usapan parate. But mahabang usapan yan. Tsaka ngayon, she's a great journalist. Parang may, para may hugot siya. No, I'm just saying. Siguro, parang meron lang. Hindi, parang isa lang. Isa lang. Ito tanong ko. What do they need to do? Itong sa Checky Bam, nag-iagawa nila. Oh nga, what's going on? Like, Ron, anong basa mo sa latest? Para ikaw naman makancel ng opposition. No comment tayo. Oy, nagbamakina na tayo. Napagalita na ako. Dati kasi binabash ninyo actually. Yung... Uy, walang ganyan na, laglagan. Si Risa tsaka yung tatlo. Pero ang goal pala nun is kumuha ng mga pang reels, ng mga pang video yung buong, para ma-post ni Risa sa social media niya na pinakamalakas sa kanila ngayon. Right. So I think that was the objective. Galing ng social media ni Risa in fairness ha. Nagle-level up siya ng nagle-level up. Ronald, wag ka na mag-comment. Ikaw mo na mag-mark. Dito pala yung mga spokesperson. Magaling. Pero yung punto ko, will that be enough para dito sa Checky Bam? Hindi ba dapat nag-ano din sila doon sa Checky mga nasa kabilang... Checky Bam. Yeah, pero dapat kasi ang gagawin dapat dyan, mag-FGD ka eh. Diba? Para makita mo okay ba itong ginawa namin. Ikalawa, daanan mo yung mga comments sa different platforms. Yeah. Alam yun yung ginawa nila, halimbawa yung kay Haruken ni... Haruken. Dahil nung simula, akala nila positive eh. Until makita nila yung comments, puro negative. So kailangan nilang gawin yun. They have to go through those motions eh, na para ma-assess talaga nila. Tapos, titingnan nilang isang team na i-assess ngayon, do we change? Do we go back to the drawing board, no? Or do we continue, no? So yun yung siguro hindi naman tayo pre-biro na. Ano talaga yun? Now, of course, on a more for them positive note, obviously this looks like the moment for the Tulfos, right? All of them are riding high. Obviously there was a family tragedy recently, and I think lahat tayo nakikiramay for the passing of their mom, no? In many ways though, it looks like Tulfo is the ultimate brand, political brand nowadays in the Philippines, no? And umaangat habang yung Duterte brand pababa. Yeah. And bitag everywhere. Akala ko Diwata, talo pa si Diwata, mas maraming bitag ano sa Commonwealth, dalawa sa tatlo sa EDSA. Hindi ko kayo iiwanan. Hindi ko, ang ganda, 'di ba? Stick yung kay Bitag, no? I mean, tapos naka And Erwin is a given. So baka mamaya competition ba 'to ng Bitag versus Erwin, no? For number one. No? This is crazy. Dahil mukhang ang mangyayari ay nasa admin si Erwin, tapos independent na lang si Bitag. Yun ang mangyayari. And he'll still do well. I mean, easily. Yeah. Grabe, no? Yeah. I mean, what could be the threat to them aside from Duterte's, right? Kasi obviously yung pinaka-bitter sa rise ng Duterte's. Ang dynamics are the DDS. Kasi nila sa ano eh. Yeah. Dynamics nila sa Marcos administration eh. That is something also to see eh. Kasi iba-ibang levels eh. Si Erwin, of course, close. Romualdez. Si Rafi. Independent. Independent, pero okay naman sila. Good terms with BBM. With BBM. Si Bitag yung medyo outside. Outside. May konting... banat. Merong mga konting ano siya na medyo... both sides eh. Minsan kahit sa Duterte, minsan kahit sa... So, minsan okay siya. So, parang Mark Gamboa siya, essentially. Essentially, Mark Gamboa si Bitag. Idol yan si Bitag. Pero, yun na nga. So, it depends yung sa dynamics sa Palacio eh. Yeah. Kung maglalabas ba ng sariling kandidato yung Palacio, what would that mean for the Tulfos in 2028? Grabe, no? I mean, kasi, could they be a victim of their own success? I mean, if two Tulfos stop this... The only thing which can defeat the Tulfos now ay kumahati sila. Yun nga, exactly. No? Yun lang ang makakatalo sa nila. Pero kung mag-unite sila, they're almost unstoppable. Around one candidate, yeah. Yun yung question. Ang ko dyan, kasi yung mga Tulfos, si Rafi, siya naman yung ina-eye dyan, he is palatable even to many DDS
Yun din eh. Oh, nasi-split din niya yun, eh. Yun ang ano eh. And ang, palatable din sa maraming kakamping na ayos sa Duterte na bumalik. Oo, oh, kasi they think laki na spread. He's the one to beat Sara. Yes, ang laki ng spread. Hindi ko, yun yung isang dahilan kung bakit nag-i-independent si Ben. Dahil posible siyang pumala ng suporta at saka boto from both camps. Right, exactly. Si Erwin will be identified with the administration. A bit, no? A bit, yeah. Si Rafi will be identified with the administration kahit independent siya. So, ganun yung lay of the land sa tatlo. Oh, pero yun nga, sabi ko, come 2027, magbo-vault in yan. Yeah, grabe. Yun nga eh. Siyempre, ano. Imagine a Senate with 3 tulfos. Yun nga eh. Hindi kasi, di ba nandun nga ako nun sa week, di ba? Marami naman so, content yan. Ay, nakita ko sila. Dami tapos content. Tapos sinasabi ko sa katabi ko, imagine mo, next year, yung tatlong yan nasa Senado lahat. Oh. Parang T3 sa Senado. Ratings diba? Ni Morian. Oo. Grabe. Gano'ng kasaya, gano'ng kaano yung mga hearings niyan. So, siguro next year ang gagawin natin, mag-RRM na tayo live from each hearings. Ano oras si Bita? Anong oras si Gan? And then my superstar kay Risa and all of that. Let's end on this point. Risa Ontiveros, do you think that the arrest of Alice Go could be a vindication for her in some sense? Or? Yeah, maganda yung press con niya. No, yeah. Nung nahuli sa Alice Go, baka hindi siya masaya dun sa lambingan, no? Lambingan ni Abalos. Oh, I'm impressed. Tsaka ni Alice correct at yourself. So, dahil natitrivialize yung arrest, natitrivialize yung kaso, no? Kaya tingin ko hindi siya masaya ron, no? Pero tingnan natin bukas, no? Kung ano mangyayari, baka biglang maging grim and determined sila change ano? Sila Sec Abalos at si CPNP, no? Change costume. Baka mismo yung boss nila napagalitan sila ngayong gabi. Oh. Ano ba mga pinagagawa niyo diyan? Una, sumundo kayo, hindi naman kayo kailangan. Wait lang. No? Did we just do 1 hour conversation without even mentioning BBM at all? Just to be clear, buhay po siya. Buhay po si BBM kasi 2 days ako troll ng troll mga DDS. Code ano na? Code blue bar. Patay na 'yan, wala na 'yan, sabi ko. Shucks. May teorya ako dyan eh. Diba, may reshuffling nangyari sa Malacanang communication. Oh, so sabi ko, si Chelo, baka naman, may nangyari dyan. Ang gulo. Oh. Mark, anong teory mo? Ito, wala on the record version ba ito or off the record? Wala tong connection sa kung anuman. Yan tayo eh. Kasi inahan niyo ako eh. By the way, hi pero, kay Sir Cesar. Kamusta kay Sir Cesar? Hindi kaya ito. Yung sa kay BBM ah. Hindi kaya, syempre nawala ng 2 araw si BBM. Hindi natin alam anong ginawa. Posible na wala lang natin. He was of course overseeing. Posibleng may pinuntahan o posibleng nakipag-meeting. So, hindi natin alam. Mga 2 days na wala. Hindi kaya nag-feed sila ng impormasyon na kunyari, nasa ospital si BBM, ganyan-ganyan. Sinubukan nila sa kay taong ganito o kaya kay taong ganon. Ito yung sa intelligence, blue test, yung ganon, yung titest mo kung may leakage ka. Yung leakage. You spread false and then pag lumabas, alam mo na may leakage. Ayun. Kami rats. O tapos, rat catcher. Lumabas dun kila Jason sa kalagrensyong kalamaharnika. Matay tayo dyan. O de, alam na natin. Medyo may idea ka kung saan yung leakage. Oh. So yun lang naman yung teorya ko. Wala naman yung kinalaman sa kung ano man. Diba? So, ewan ko, baka ganun yung nangyari. Tinong unang pinadala sa akin yan, sabi ko, yung possibility naman ay laging nandyan. Dahil hindi naman siya bata. At, pero, ang sabi ko, kung galing kay Maharlika, take it with a grain of salt. Buti nga salt eh. Take it grain of pulver ice. Tapos nung lumabas na siya, nagsalita siya tungkol kay Alice Go, nagsalita siya tungkol kay Kibuloy, right. Tapos nagsalita siya tungkol sa pagka-hospital niya. Sabi ko, ito, proof of life. Nandito siya, di ba? So, tapos yung issue. Ang issue ko lang kay BBM, yung tawa niya. Di ba, yung okay naman ako, yay! Gumagano'n siya, tapos sabi ko, isi-screenshot na. Isi-screenshot na naman yan. Tinamo. Oh, maniwala kayo sa akin. I'm telling you guys, kasi siyempre I know how the DDS will twist anything. So, ang advice ko lang pero kay sir... Pero bakit yung tawa mo? Hindi nila tinitin. Marami kasi yung dinabash sa akin eh. Basta Ronald, basta Ronald. Tawag ko na sa akin Tiberius. Kasi may pagka-Greco-Roman ka eh. Pansin ko pag sumasayaw ka ng ganun, parang napapatingin ka. May sasabihin ako, pero wag na. Hindi tungkol sa iyo ha. Tungkol sa ibang tao nang papunta ako sa iyo. Uy, ingat ka. Sabi ko, bakit? Hindi naman siguro ako may JK. Hindi, ingat ka. Mahilig sa mistisos yan. Like,
Hindi ko na sasabihin kung sino yan. Pero, tingnan yung mga tawa-tawa ni BBM. Hindi ko ba, wala na yata akong load dito. Walang yan. Tsaka ako na, 11 plus na. Oo, 11 alis plus. Alis na yung mga tao rito. Alis, wala na, umalis na yung mga tao. Sige, thank you very much. At least na-mention natin, may presidente pa rin tayo. Buhay pa naman. Baka naman magalit mga tsaka, tatlong beses na lumabas in one day. Oo, medyo nag-over. Kasi nakasakay pa siya sa plane, no? Correct, correct. On that note, thank you very much sa lahat ng mga kaibigan natin, mga nagmamahal sa atin. Officially, we launched Shogun merchandise. So, expect niyan on all major platforms. Shopee, Zalora, Lazada. Mag-order lang kayo ng mga kulay nyo. Tapos isipin namin ano mga kulay na pwede natin lagay. Thank you so much sa lahat ng supporters natin. We have a new record. More than 2,000 concurrent watchers on YouTube. So, we expect to maintain these kinds of momentum. I'm sure dahil sobrang gwapong-gwapo kayo dyan kay Lord Toranaga. Gwapo ka pala, sir, pag naka-t-shirt ka. Talagang pwede ka pala mag-Supra, Mr. Supra rin. Thank you very much, Mark Gamboa, for making these t-shirts happen. And sana may mga ibang versions soon. And thank you, Mark, also for your very honest Marites. Yan ang parating gusto ko sa'yo, Mark. You're a very honest Marites person. It gives credibility to this show. Thank you very much. I was expecting medyo down under weather tayo. I started the day very respectfully, self-respecting. Medyo foreign minister lang naman in-interview natin. And I'm ending the day losing all respect for ourselves. So I hope tuloy-tuloy pa rin yung support niyo sa atin. Base sa latest na nakita kong rankings, bumaba kami ng Cool Pals. Hindi na kami sa top 10. So mahiya naman kayo, ibalik niyo kami sa top 10. Number 11 and 19 na lang kami. Pakibalik kami sa top 10 Spotify para may bragging rights na naman kami dyan. Alam mo naman, that's what makes our world go around. Pahamak talaga ako sa sarili ko. Thank you very much. God bless and talk to you soon. Salamat po.